ako, kahit onti lang to. Kumuha naman ako ng mga recipes sa internet. Bali, groceries na namin to for a week. Hopefully, 1.5 sana. Napit ako dyan. Kaso ang pula ko. Bumili ako ng bread. Hanap ko sana ay wheat bread. Kasi itong white bread po, sabi nila nakakatama daw to. Bumili din ako ng eggs. Kasi onti na lang yun nandyan. Tapos, quinoa to eh. Ayoko to eh, mamon rolls. Hindi ko tayo pinalasa na ito. Tapos, trash bags. Ito talaga yung kailangan ko. Kaya pilit ko na sinuwa na mag-grocery kasi ubus na to. Tapos, bumili ako ng strawberries. Gusto ko kasi mag-fruit-infused water. Tapos, banana pang oatmeal pancake sana. Kasi si Pepsi nagregalo sa akin ng rolled oats nandun. Tapos, naganap ako ng recipe online. Pwede siyang stovetop oatmeal. Pero, na-curious ako dun sa oatmeal pancakes. Ibi-blender siya. Basta, gagawin ko. Tapos, bumili kami ng soup. Cream of mushroom. Tsaka nido. Meron pang crab and corn dun. Napadala ni Mama. Breading kineme. Tapos, tang na orange. Quinoa rin to. Madalas kasi siya kumain dito. May cabbage din. And carrots kasi. From the Mandaluyong gift box. May rice noodles doon or bihon. Gusto ko itry magluto. Sana ma-achieve ko. Kasi hindi talaga ako cookeries, guys. At ang ingay po ng ating baby doon, ano po. Tapos, brown sugar. Kasi essential lang. Tapos, Yakult. Wala kasing delight. Butter. Beef and chicken. Nor cubes. Tapos, garlic lang. Wala na kasing onion doon sa grocery. Grabe, nakubusan ng onion. Tsaka, cucumber and lemon para dun sa fruit-infused water ko. Pancake syrup. Gusto ko sana maple syrup. Pero, maple ba to? Ayun, sugar-free maple. Ayun, tama. Cinnamon ground. Granulated garlic. Tsaka, black pepper na ground. Baking powder din para dun sa pancakes. And, all-purpose cream para doon sa binabarak naming lutuin na carbonara. Nagluto kasi kami before ni Noah noon. Nung nagbakasyon kami sa Batangas. Nasasarapan ako dun sa ginawa naming carbonara. Actually, siya yung marunong gumawa noon. Sous chef niya lang ako noon. Tapos, wait lang. Meron din mga frozen goods na nilagay ko na dito sa freezer. Pakita ko na rin. Bacon para po dun sa carbonara. So, curious lang kami dito. Meat-free bulgogi. What? Vegetarian siya. Tapos, high in fiber. Source of protein and iron. Try lang. Tapos, vega ulit. Adobo flakes. Curious lang din ako. Parang wala pa akong energy gumawa ng totoong adobo eh. Parang hindi ko pa kaya. So, adobo flakes na lang muna. Tapos, si Noah. Favorite niya daw to. Pancake house spaghetti sauce. Super easy daw na ito. Luto ka ng pasta, tapos initin to. And last but not the least, chicken breast fillet. Pang everything. Lahat po lang lulutuin may ganito. Para meron kaming source of protein. Yun lang po. Ang healthy. Hello. So, maraming araw na po ang nakalipas. Nakapag-ayos ako ng bahagya. Dumating na din yung mga bago kong furniture. Pero, di ko pa kayo na-update. Itutour ko kayo mamaya. Hindi siguro official tour, pero papakita ko lang yung updates or mga rearranging na ginawa ko dito. Pero ngayon, kakain muna ako. Gutom na ako! Natututo na ako kumain ng leftovers. Tirang grilled cheese to from Bread, Broth, and Beyond. Tining! Alam niyo ba, nung mas bata pa ako, sobrang hate ko kumain ng reheated food. Oo, sobrang arte, pero ewan ko ba? Pero at least ngayon, marunong na ako. Tinatry ko talaga maging frugal when it comes to money and food. Gusto akong maging personality trait yung naiinis kapag may nasasayang na pagkain. Kasi obviously, hindi ako ganun dati. I want to change. So ngayon, kapag may tira-tira, iniinit ko na lang. Yeah, thank you, Tita Laika, sa pa-microwave niyo po. Pag nag-iinit ako ng food sa microwave, kini-make sure ko na may kasamang tubig. Si Mama nagturo sa akin ito.
Kasi kapag may tubig daw yung iniinit yung food, hindi siya titigas. Especially ito, tinapay. Mainit na pagkain mo, tigas naman. Tapos, every after gamit, tinatanggal ko yung saksak ng microwave. Ayoko kasi may running electricity kahit di mo ginagamit. Basta dapat matipid tayo ngayon. Wow! First time ko kumain dun sa bread brought and beyond. Yung brown na yun, balsamic sauce daw siya. Oh my god, utot agad! Oh my god, ang baho. Sorry. Ay, hindi nyo pala amoy. Grabe, sobrang happy ko sa place ko na to. Ang baho talaga ng utot ko. Super onti na lang yung inaantay kong mga furniture or organizing stuff. Tapos matatapos ako dito. At pwede na ako magbakasyon. Char! Grabe, nakaka-stress talaga yung maglipat. Lipat season, sobrang nakakapagod. So ngayon, naglulong ako ng pahinga or bakasyon. Oh my god, thank you pala sa inyong lahat na sumuporta nung online garage sale ko. As in, ang dami kong nabenta dun sa pre-loved account ko sa Instagram. Kung di nyo yung pinafollow, baka di kayo updated, pero dami naming nabenta dun. Pati mga furniture, grabe, tinulungan ako ni Noah tsaka ng kuya ko na ibenta lahat ng mga bagay na hindi na nag-add ng value sa life ko. Super saya. Ba't ba kasi ako shopping ng shopping dati? Akala ko, sumasaya ako dahil nakakabili ako ng mga bagay-bagay. Pero ang nangyari, dumadami ng dumadami yung gamit ko. Di ko alam kung saan ilalagay, saan itatambak. Ayoko ng cluttered space. So, ang ending, sinabotahe ko yung sarili ko. Ako po yung gumawa ng stress para sa sarili ko. At least, diba ngayon, nare-realize ko yun. Natututo na ako mag-let go sa mga bagay na hindi ko na magagamit. Grabe guys, hindi ko alam kung okay to sa perspective nyo, pero yung mga luma kong scrapbook na ginawa ko nung high school, elementary, meron kasi akong printer na may scanner. Binili ko rin gamit Leica gems. Grabe, hindi pa babalik yung Leica gems. Ang dami pang laman nung account ko. Yung mga lumahong scrapbook, in-scan ko lahat ng pages para digital na lang yung ikikip ko. Kasi ang bulky nun, hindi ko naman siya araw-araw ginagamit, yung scrapbook. Kung may gustong tumingin for memories, pwede akong gumawa ng PowerPoint presentation. At least digital siya, tsaka hindi siya nag-take up ng space. Ngayon, na-proud ako sa sarili ko na nagawa ko yun. Pero ulitin ko lang, thank you ulit sa mga sumuporta at bumili ng pre-loved saga natin. Grabe si Novo, sobrang sipag. Siya nag-picture lahat, nag-post, siya nakipag-usap sa inyo. Kasi sobrang busy ko sa pag-aayos dito sa bahay. I mean, apartment. Anong pwede natin itawag dito? May nagko-comment sa inyo na sabi nyo parang kapitbahay ko si David Gison. And tama po kayo! Ayan, siguro somewhere dyan siya. Hindi ko pa siya nakikita dito ever, pero kabilang building siya. Basta dito siya. Hindi ko alam kung saan, pero opo. Kapitbahay ko siya. Pwede ba sabihin yun? Wala na, nasabi ko na. Anyway, nanonood kasi talaga ako ng vlog si David. Tapos yung takaw niya doon sa unit niya, kasagisado. Ano yung pwede natin itawag dito sa place ko? Or natin? Kasi syempre, kung wala kayo, di ako makaka-rent nitong gantong lugar na ganito. Thank you po. Dahil sa inyo, I have a better life ngayon. Kaya naman isubo niyo to, charot. Pero seryoso, thank you talaga. Hindi ako nag-expect ng gantong life nung bata ako. Gusto ko lang nun dati makagraduate, makapagdrabaho sa publishing house, sa mga magazines. Bakit hindi ako naka-electric fan ng init? Ayun, ganun lang yung pangarap ko dati. Tapos, binigyan niyo ako ng chance na makapag-move out. Nag-move out ako ng 21 years old ako after ng Blackpink concert sa MOA Arena. Kaya ako nag-move out, big part of that is gusto ko ng own space. At ayokong makasagabal sa kondo ni mama kasi tatlo kami doon sa isang 23 square meters na kondo unit. Ang dami kong kalat, malala. Kung OG viewers kayo, alam niyo yun. And syempre parang naging job ko na rin yung pagiging content creator. So need ko talaga ng working space. So nag-move out ako from mama. Thank you sa pagsama sa journey ko na to. Grabe, papunta na po tayo sa chapter 26. Shit, magta-26 na ako. Nung bata ako, pinangarap kong magpakasal ng 25. Wala na, kapunta na tayo sa 26 me. Siguro sabi ng universe, kailangan pa daw na mas maraming time para mag-mature. To be honest, di naman ako super duper mature talaga. Marami pa akong kailangan matutunan sa buhay. Katulad nito, yung pag-ubos ng tira-tira. Diba? Ubusin ko lang to, tapos isi-share ko sa inyo yung mga ginawa ko dito sa apartment ko, kung ano nang itsura. Boom! Ubos!
Game na? So, dito sa front door, nilagay ko yung frame ko. Tsaka air purifier. Dito kasi sa likod, yung internet nila dati na hindi na natanggal ng provider. So, tinakot ko dyan. Tapos, bumili ako ng closed shoe cabinet. Yung una kasi, kinukuha po ni Carrot lahat ng sapatos namin. Aba. Nandito yung candle warmer. Buksan ko to para may amoy naman. Ito pa rin yung kandila na bigay sa akin ni Bella. From Jo Malone. Ganito yung mechanism niya. Nabili ko ito sa Facebook Marketplace. Tapos, itong dining, maliit lang. Binili ko rin itong tulip table from Facebook Marketplace. Tapos, yung chairs na rattan. Opo, totoong rattan. Nagulat din ako. Sa furniture source yan. At bumili ako ng cushion from Muji. Kasi, ang sakit sa puwet. Doon totoong rattan. Ganun nga pala yun. Pero super comfy na ito. Parang biskuit. Nasa dyan crystals ko. Ba't ba ako nagde-detailed tour? Tapos dyan muna yung bed ni Carrot. Tapos itong shelf, ginawa namin parang divider. Wala pa akong ilalagay dito. Dapat ba siya decorative or storage? Di ko alam. Tapos sinarap ko dito yung mirror para magamit naman po. Nung una nakaside yan dito, nahihirapan kami sumilip pag ganun. So sabi ko, dito na lang para madaling magamit. And ito yung favorite part ko na itong living area. Itong pochi swivel chair. Yes po, nagsuswivel yan. Galing yan sa Furniture Source. Ayan yung amp ni Noah pag magigitara siya. Tapos guys, grabe! Oh my goodness! Sobrang happy ako dyan. Togo-inspired one-seater chair. Galing sa Undo Home. Tapos dito yung mirror ko. Nilagay ko dyan kasi parang ang cute mag-selfie. Pero grabe tong chair na to guys. Nung pagka-order ko nito, ang bilis nilang gawin. Thank you po sa Undo Home. Grabe, ni-rush nila nang walang rush. Thank you po ng marami. Super happy ako dito. Ang ganda ng quality. Super lambok. Diyan muna yung kainan ni Carrot. Iisip ko pa kung saan dapat yan. Kasi pagdating ni Bucci dito, dalawa na yung kainan na ganyan. Ito yung tapo ko. Internet extender yata yung tawag sa ganyan. Tapos telephone. Itong Asahi ko. Oh my God. Thank you po. Sa office mate ni Noah dahil ginawa niya. Hindi na sayang yung pera ko. Thank you po sa paggawa. Hindi na siya nagpabayad, nakakaloka. Hindi ko sure kung Jorik yung name, pero Jorik nga ba gumawa? Thank you kung sino ka man, kung sino man office mate ni Noah. Salamat sa paggawa nitong electric fan ko. Nandito yung water dispenser. Bumili ako na ito sa Shopee kasi ayokong makaruin ng aesthetic yung pagkablo ng water jug. Tapos nandito muna itong trash bin. Bumili rin ako ng air fryer oven na hindi ko pa natatry. And wala pa yung cooking table namin dito. Gumawa ako ng drawing, di ko alam kung kanino ako papagawa. Pero ayan yung update. Tapos dito sa room, feeling ko hindi na siya magiging pet room. Nag-setup kami ni Noah ng PC namin dyan. Promise, mahihirapan yung dogs dito, lalo na sa gantong floor. Pag nag-stick yung wiwi at pupo nila, yari kami talaga. And update, si Carrot po, umiihi na sa CR. Thank the universe talaga. Sa taas ba, mag-update din ako? Siguro slight lang. Hi, baby! How are you? Ay, dito yung mga YouTube vlog ko. Natulog ka? Ito guys, yung update. Bumili ako ng acrylic boxes para sa shoes ko. Grabe, daming wiwi niya na! Lalagay ko yung link sa baba if interested kayo. Tapos nag-rearrange ako ng kama. Mas masarap pala bumangon pag nandun yung ulo sa bintana. Nandyan muna yung mga laruan niya. Ito yung hinahamp niya palagi. Tapos guys, pininturaan ni Ruth tong mirror ko! Sa wakas, white na siya ulit. Thank you, Ruth, sa paggawa. Grabe, sobrang sipag niya mag-paint. Tapos over here, I have my favorite clothes. Naghang lang ako dyan. Tapos andito yung drawer of shenanigans ko. Hi! Isa mo, Ariel? Hindi pwede, malalasan ka. Share ko lang, no? Umatend ako ng event ng Oreo sa Trinoma. Parang media launch siya. Super saya nung launch. Sobrang fun lang talaga. Hindi nakaka-pressure yung event. Thank you po sa Castro PH for having me. Siyempre, alam niyo na to. Pakalat-kalat po to sa buong Pilipinas. May collab ang Blackpink and the Oreo. Ang saya kausap ni Arshi. Kilala niya si Arshi. TikToker pala siya na parang pharmacist din yata. Like Marvin. Tapos nanonood pala talaga siya ng vlogs ko. First impression ko sa kanya, sobrang friendly niya. Gusto ko siya maging friend. Ang saya niya kausap. Nagigets niya ako. Oh my gosh talaga. Nung nagde-drive ako pa uwi nun, sobrang traffic. Nag-message siya sa akin sa IG. Nagyaya siya mag-hangout. Tapos parang medyo na teary-eyed ako nun. Kasi parang nagkakaroon ako ng friend.
Yun lang, sobrang nakakatuwa. Archie, kung nanonood ka, I love you, alam mo yan. Ito pala, mga pantalon na ipapa-alter ko. Tapos ito, mga ibebenta because hindi na kasya sa akin. Grabe, sobrang saya ko talaga na binili ko to. Huwag kayong magalit sa akin, nagbenta naman ako ng furniture eh. Huwag yung comfort na naibibigay niya sa akin. Ibang level. Pero yun muna yung mga update na ma-share ko sa inyo. Bukas, meron akong dental appointment sa Glammy Dental Clinic. Papa-adjust ako, tapos baka ilagay or ibigay sa akin yung split ko para maayos yung TMJ ko. May TMJ kasi ako, guys. Ayun o. Yun, alis tayo bukas. To Beef Wellington. Where are you? A cockroach. A barangay na to. Oh my god! Hi, cockroach. Kami po ay magluluto ng carbonara. Paris. Yes, sir. Bili na rin kayo. Uy, tinikman mo ba? No. Cheers. I don't know. Parang cheers! Pangit na, sir. Cheers! No! It's gonna be yummy. Mmm! Oh my god, it's awesome! Nice! Thank you. Oh, chef me. Garlic lang ang bag ko. Sinama talaga yung nagluto. Laman sarap. Pero parang sobrang dami yata nang naluto. Parang isang linggo kami magkakarbonara at magtatae. Yay!